topic po namin ngayon ay peer challenges. Yeah! Challenges, hindi lang po yung mga ginagawa natin sa buhay, hindi lang naman natin dapat sarilihin, kailangan natin ng kaibigan, kasama, karamay sa lahat ng bagay. Yun, kasama. Ay, we, sabi. Ay, putek. Number one! So, ang number one challenge pagdating sa mga peers, sa mga kaibigan natin is peer pressure. So, alam nyo naman lahat yan. Yes. So, ano bang masasabi niyo sa peer pressure? Ba't ba nangyayari yun? Peer pressure, kapag... Nagkakaroon ng alitan. Hindi, kapag ano... Sabot. Alitan. Peer pressure, kunwari, gusto ng tropa mo ng ganito, ganyan-ganyan. Tapos, parang napapressure na gusto mo rin gawin. Kasi kapag hindi mo gagawin, parang hindi ka nabilong, ganon. Parang ganon. So, para maiwasan yon, ang number one na gagawin is avoid groups that ask you to do things that are against your will. Parang ganon. For example, yung tropa na nasalihan mo eh, mga nagbibisyo yan, mga naninigarilyo, tapos pinipilit ka nila, tapos ayaw mo. Lumayo ka sa mga ganong klase ng tropa, piliin mo yung mga taong makakasama mo kasi yun yung mga taong tutulungan kang mag-grow. So, ang sunod, learn to say no. For example, yun nga, sinabi ko, pag pinipilit ka nilang gawin yung isang bagay na hindi mo naman gusto or masama, sabihin mo lang na ayaw mo. Yun lang yun, simple as that. Yes! Number three, keep good company. So, ayun, spend time with people na may ano common interest kayo or sa mga tao na enjoy mo sila kasama, enjoy mo yung company nila. So, ang last, do not be afraid to talk to people. Katulad ng parents mo, teachers, friends, kunwari may problema ka. Si crush. Ay! Wag na yun. Makasali. So ayun, kunwari may problema ka sa mga kaibigan mo, don't be afraid to share. Kasi mali mo, matulungan ka din sa problema mo. So yun ang sakop ng peer pressure. Yun. So yung sunod, is yung number 2 na diba? Yup. Yeah. Number 2! Yung peer conflict. So, syempre, sa isang grupo, kumbawa kung magkakaroon ka ng tropa o kaya mga kagrupo, ano, iba-iba kayo ng ugali, iba-iba kayo ng paniniwala, at iba-iba din kayo ng mga, siguro, mga prinsipyo sa buhay. Pero, dapat, pagka, kumbawa, nagkakaroon ng ganong alita na, kumbawa, may iba't iba kayong gusto, dapat, matuto kayong mag-intindihan at intindihin niyo yung bawat isa, hindi lang dapat yung sarili niyo yung iniintindi niyo. Yes, basic. May pinagdadaanan nata sa'yo. Oo nga, iba. Meron. Wala. Share. Wala. So, may gusto kaya ang labas eh. Pang ilan na? Pangatlo? Pangatlo. Number three. Okay, ang number three po ay make a commitment to resolve the problem. So, ayun, babasahin ko. May script ako. Kapag nagkaroon ng alitan or away, makipagbati, dapat sa kaaway at intindihin kung bakit kayo nag-away at gawan nyo ng paraan para magkabati kayo para sa susunod hindi na maulit yon. Tama. So yun. Tama yun. No, next. Number four. Yung number four, be clear with your intention of resolving the conflict. Ano yun? Bale, dito, isasabihin mo kung ano lang talaga, kapag tropa lang. Siyempre, alam na. Paparinig yata. Hindi, ganun nga. Diba? Kasi minsan, akala mo, nagpa-fall ka na. Ano ba yun? Ay, ano ba yan? Ewan! Man! Diba kayo? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kasi, dapat intention kapag kaibigan lang. Mamaya, akala niya nanliligaw ka, pero magkaibigan lang pala, diba? Charman! Charman! Nagbablog po tayo, no? So, yun po, no? Number 5! Number 5 is stick with the facts, Alex. Stick with the facts? Yes! Facts! Ano ba yun? So, stick with the facts, make sure that the facts and feelings are clear. Yun. So, explain mo nga yun. Tingin nga. Yun. Sabi dito, stick with the facts. Yun. Kapag nagkakaroon ng ano, ng mga disagreement sa bawat isa sa inyo, malimit ng ang pinaka barrier ng pag-uusap nyo is yung feelings nyo. Nagpapataasan ng pride, ayaw nila na magpatalo dahil yung ego nila sobrang taas. Tapos, hindi dapat ganun kasi dapat kung iisipin natin na hindi lang ikaw yung
mahihirapan nun kasi syempre marami kang maapektuhan. Pero dapat, kung magkakaroon man ng kayo ng alitan, dapat yung feelings nyo laging positive, wag negative. Nagtuturoan pa sila kung sino yung magsasalita. So yun. So, pagka number 6, sila number! Okay, number 6! Okay, so is deal with your anger and control it. So, paano mo ba kukontrolin yung galit mo? Ako nga, paano? Paano galit? Hindi, gusto ko yung sa'yo, Alex eh. Paano? Yeah! May pagkauhog pa. Aling bata. Kapag ano, kunwari, may kaaway ka, ito yung una. Pag may kaaway ka, iwasan mong magsalita ng masasakit na salita kasi magmamarka yun sa inyong dalawa. Kumbaga, pag galit ka, chill! Ano, huwag mo hayaan na yung ilabas mo nang talaga yung galit mo. Ano yun, Eman? Huwag mo ilabas talaga yung nararamdaman mo. Ikalma mo, magsabi ka lang na tama. Basta ganun, mag-isip ka, huwag ka magsasalita ng mga masasakit na salita. Tama kasi. Yun. Para hindi siya ma-offend. Hindi siya ma-offend. Kasi, think before you kasi once na ano, once na nagkabati na na kayo, tapos ayun, nakasabi ka ng ganun na masakit na salita wala na mag-away kayo, wala na, magkakaroon na kayo ng gap. May, ano na yun, may, kwan yun, tawag distansya. Na. May peklat na. Peklat, ayun. Sunod, reflect where your anger is coming from. Yun. Ayun, pag-isipan mo, saan ba nang galing? Para, baka naman nadadamay lang yung, oo. So, ano, isipin mo kung dapat ka ba talagang magalit o hindi, o, di ba, ganun. Ano, reflect. Wag lang puro sarili yung isipin mo. Siyempre, intindihin mo rin yung iba, na baka kasi emotion mo lang yung ginagamit mo. Kaya kailangan din yun. Next, ano next? Relieve tension caused by anger. Eman! Yan. Relieve tension caused by anger. Yan, syempre. Ano yun? Wait lang. Tension. Ayun! Related sa una kong sinabi na kapag galit ka, huwag ka magsasalita na kung ano-ano. Na masakit na salita. Kumbaga, kapag galit ka, tanggalin mo sa isip mo na galit ka. Pwede ka maglakad-lakad, o gumawa ka ng mga bagay, makinig ka sa music para mahuwala sa utak mo na galit ka, ganun. Mm-hmm. Yun yun, relieve your tension. Oh, ganun yun. Yes, so number 4 and 3. Number 4. Matry. Number 4, calm yourself, breathe for other. Counting 1 to 10 gives you them real... Ah, ano daw? Ulit! Calm yourself. Breathe for the others. Counting 1 to 10 gives them relief. Bale, siyempre kailangan rin ng ano, ng pahinga, parang space, parang ganun. Na bigyan nyo ng space yung sila para hindi lang puro galit yung maiisip. Wait lang, may background music tayo. Tapos ganun. Basta, ano rin, wag yung ipunin yung galit. Yun, tama. Baka kasi pag sumabog, lam na. Iba na yan man. Man, iba na yung nasa'yo. Where pa? Okay, pinaka-last, find someone you can talk to or someone who will listen to you and may give you some suggestions. Mm-hmm. Yeah. Yan, so sino pwede mag-explain dito nun? Sige. Lottie? Alex? Lottie. Yay. Lottie, ano ba yun ulit? Find someone you can talk to. Ah, maghanap ka ng makakausap. Oh, ay, galing! I love it! Iba! Lottie! Lex, basic. Say something. Ano? What can you say about that? Yeah, exactly! Yeah, exactly! Basta yun! Sabi? Pag galit ka, maghanap ka ng taong karamay mo. Yung matino! Yung matino. Hindi yung dadagdagan niya pa na ako. Yes. Kumari ganyan, hindi sige, magalit ka, ganyan, wag ganun. Kumari ka ng kaibigan mo na sabihin, ah, ganito kasi yan, kaibigan. Yung makaka-relate din sa ano. Pag-isipan yung muna, ba't ka ba nagagalit? Ano bang problema niyong dalawa? Mm-hmm. Ayusin yung dalawa yan para hindi kayo magkaroon ng mga ganun. Tapos wag mong ano, wag mong iintayin na ano, na sila pa yung lalapit sa'yo. Dapat ikaw, kung may problema ka, ikaw yung lumapit sa tao. Kasi hindi nila alam kung paano kaya approach kasi nga galit ka. Parang, oh my God! Yun po, no? Tapos na po yung 6 fear challenges at saka yung mga solution para doon. Yun! Yes. Yay! Tapos na kami! Pet Malu po! So, tapos na po ang panibagong Pet Malung video para sa isang Pet Malung subject, sa Pet Malung teacher, sa Pet Malung student, at sa Pet Malung lugar, putik-putik nito. Pakita nyo, panay putik! Yes! Nakaka-bad trip! Ano pang Pet Malu? Nasa field po kami ng soccer. Huh? Soccer field. Soccer field. Field soccer. Okay. Ayan, trick yung araw. So, tapos na po yung video namin. Opo. Sana may natutunan po kayo. Yung Pet Malu namin subject for today. At
para sa ICT na Basic! See you po!